What's up guys? Welcome back to Muddy Homeboy TV. So sa araw na to, kakaiba naman ang i-share ko sa inyo. Isang malupit na tips to. Lalo na ngayon panahon ng tagulan, panahon ng brownout, no? Bibigyan ko kayo ng tips kung paano magkaroon ng emergency power ang inyong wifi. So halos lahat naman sa atin naka-wifi na, no? So yun nga, pag nag-brownout kasi, wala na rin tayong wifi, wala na rin tayong internet. At yun, ang mahirap, mainip tayo, at mahirap din, wala tayong mostly kasi sa wifi na tayo kumukuha ng ano eh, or sa Facebook na tayo kumukuha ng mga balita eh, lalo na pag may bagyo. Kaya napakalaga nito. So, simpleng-simple lang siya. Kayang-kaya nyo pong gawin. So, paano? Let's watch this. So, ano nga ba yung mga kakailanganin natin para magkaroon ng emergency power itong ating wifi? Ito yan po, ayan o. VLDT. So, ngayon, nakasaksak yan sa adapter niya, no? So, ito yung mga kailangan natin. Una, kailangan natin ng power bank. Kahit anong klaseng power bank. Basta yung power bank na para sa cellphone na merong 5 volts output. Okay? So, recommended ko itong ROMOS na to. Ito isang original ROMOS na mas matagal malobat po ito. 10 ampere hour po yung kanyang capacity. So, ilalagay ko po ito kung saan nyo po. Ilalagay ko po sa description box ng video na to kung saan ito mabibili. Okay? At ito kasi is 5 volts yung output. Itong ating ano, itong ating Wi-Fi router is 12 volts, okay? So hindi natin siya pwedeng direct itong 5 volts. 5 volts cannot be powered a 12 volts router. So ano kailangan natin? Itong bida diyan. Itong tinatawag nilang booster coil cable or DC to DC converter. From 5 volts, i-convert niya into 12 volts, no? Ito lang po ang bibilin nyo. Lalagay ko lang din po sa ating video description kung saan nyo mabibili. Tapos na ang problema nyo. Meron kayong cable, meron kayong power bank, meron kayong power para sa inyong router. So, subukan natin. Okay? So, aside from that, ito lang cable na to. Dalawang klase to. Merong, itong USB type na to is ano, ito standard na to. Halos standard na to sa mga router yung size nya, no? 6mm. Tapos, yung voltage niya, from dalawang klase, may 5 volts to 9 volts, at saka 5 volts to 12 volts. So, paano nyo malalaman kung ano yung gagamitin? So, titingnan nyo sa likod or sa ilalim ng yung router, yung kanyang output, no? Yan, makikita natin dyan, sa nababasa ko is 12 volts po, 2 ampere yung kanyang power na kailangan. Ito. Ang gagawin natin, I suggest, dapat laging full charge yung ano nyo, ha. Ito, hindi siya naka-full charge, oh, 27. This is just for tutorial only. Lalagay nyo lang yan sa, dun sa 2 ampere na output. So, hanapin nyo yung dalawa yung ano. Ito, ito yung ganyan, oh. Ganyan, ito sa baba na to. Yun yung kailangan na power ng ating, dun tayo magkoconnect. Ayan, oh. Magagamit ito pag nag-brown out. So, yun, no? Pag na-connect mo na dito, next is, punta ka dito sa likod ng ano mo. Punta ka dyan. Itong dulo, tatanggalin mo lang to. Ayan, no? Natanggal na, oh. Tapos, yun. Saan yung tinanggal mo na yun? Ayan o, dito. So, yun. Sakto-sakto, ha. Ito na. Kakapansin natin, magano na yan. Nagre-reset na yung ating ano. Yan, pinatay natin ilaw. Nag-reset na yung ating wifi. Sabihin, meron na tayong power. Ayan. Power galing sa ating tawag nito, power bank. Ayan po, no? Tingnan natin, may wifi na tayo. Wifi pa ako sa cellphone ko. So, yun. Ayan yung wifi natin, no? Connected na tayo. Okay na. Alright, di ba? So, yun. Yung ating wifi is powered by our power bank. So, kahit mag-brown out, basta meron kang power bank, meron kang cable ng sinasabi ko, meron kang internet. So yun, init, sabi.
So yun, sana may natutunan ka sa video na to. So ang tangi mo lang gagawin is bilhin yung power bank at bilhin yung cable para meron ka ng emergency backup para sa yung wifi pag nag-brown out. Ayos ba yun? So kung may natutunan, kung meron ka natutunan sa video na to, baka naman subscribe ka na at i-like and share this video. Huh? Subscribe ka na sa akin channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.